Yan, sige, diretso ka lang, diretso ka lang, diretso ka lang. So, what's up, Mama Teresa? Welcome back! Ayan. Sa wakas, nakapag-ride na ulit. Di ko nga alam kung marunong pa mag-motor eh. So, pupunta tayo ngayon sa Kaibiyang dahil susubukan natin ang Freedgon KY Pro. Nakauna yung intercom natin. So, pupunta tayo ng Kaibiyang. Ito, paket namin. Subukan natin yung bagong regalo galing Freedgon. Yan. Shoutout, Freedgon Intercom Philippines. Yan. Follow nyo ang ating ano. Follow nyo yung mga bagong brand ambassador, moto vloggers ng Freedgon. So, una, nakipanood nyo na yung part 1. Denemo na sa amin kung paano gamitin. So, hindi na namin yon i-include dito sa video na to. Dahil ang video na to is more on performance na. Ngayon, titignan natin kung totoo bang 300 meters ang kayang ilayo na agwat ng Freedgon. Pero syempre, dapat, kung itetest natin yun, dapat, diretso lang. Diba? Kasi baka mamaya 300 meters pero may bundok naman na nakaharang sa inyo. So kasama ko ngayon ang aking kanang itlog, si Gerald. Shoutout. So sa mga naghahanap ng Freedgon na intercom, available yan sa Motoben. Available na rin yan sa mga tiga-south, sa Jawo Motoshop. Yan, shoutout kay Jawo. Yan, available na iba't ibang intercom. Tapos syempre, meron na rin nila ba si Freedcom na pang moto vlogger. Yan, actually hindi naman pang moto vlogger. Pang ano siya, parang security mo na din. Ito yung may camera sa intercom. Yan, bihira lang yung may ganito. Ang alam ko, Freedcom yung nauna dun eh. Kumbaga meron kang ano, meron kang dagdag na safety habang nagbabiyahe. Yan, isipin mo naka-intercom ka na tapos may camera ka pa. O para kang may dashcam. Yun. Tapos ngayon, umalis kami kanina ng alas 5. Sinabutan kami ng traffic. Time check, mag-aalas 7. Yan. Tapos syempre, nagkape muna kami bago tayo nagsimula mag-vlog. Baka sabihin nyo na naman, matamlay yung aking pananalita. So, paano nga ba natin re-reviewin? Yan. Unang check-in natin, ang distance. Ang distance, kung gaano talaga kalayo ang pwedeng agwat ng dalawang intercom. Pangalawa, kung gaano kabilis mag-connect. Pangatlo, check-in natin, ang music sharing. Sa sound trip kami. Yan. So, napakalaking tulong talaga ng ano, intercom, guys. Yan. Tapos, when it comes to quality, sa sobrang gaana ang Freedgon KY Pro, parang walang nakakabit sa ano, sa helmet ko. Sobrang gaan, kala ko peke. Pinagaan talaga sa para mas maging magaan ang helmet mo kahit nakakabit siya. Kasi hindi ito ang aking first na intercom. Ang intercom natin dati, pag may nakita kayong nag-enjoy sa ride na ganyan, iwasan nyo na yan. Chill riding lang sila. Eh tayo, nakailang balik na tayo dito eh. Eh tayo sa akin, tayo ulit ng bundok. Ito ulit naman makikita nyo. Maganda kasi ngayon sa Kaibiyang, unti na lang yung market dito, unti na lang yung nagra-ride. Hindi tulad dati, talagang mabibisit ka rin eh. Kasi napakaraming riders. Yung mga riders ngayon, Tambayan, Tagaytay na. Kaya natutuwa ako, dito ako nag-aaya pag nagra-ride pa south. Kasi unti na lang talaga yung maakyat dito. So yun na guys, lapit na kami sa pinaka-tunnel. Sa tunnel namin susubukan kung gaano kalayo. Pero makikita nyo sa screen kung gaano kalayo yan. Lalagay na lang namin kung gaano kalayo. So ang gagawin namin, si Gerald muna lang ang papasok. Titignan namin kung gaano kalayo ba maaabot. Ayan. So di ako titigil sa pagsasalita. Pag nawala na yung boses ko sa intercom ni Gerald, ayan, tsaka lang siya hihinto. So approaching Kaibiyang tunnel, dito na. Hindi, sige, diretso ka na. Ayan, sige, diretso ka lang, diretso ka lang, diretso ka lang. So oh, rinig pa naman. Malapit ka pa eh. Malapit ka pa. Bagong kalaman, bagong matututunan. Yan ang ihahatid ng inyong kuya ng bayan. Naririnig mo pa ako? Yes sir, naririnig kita kaya.
Naririnig mo pa ako? Naririnig mo pa? So, ayan, sakto pala eh. Kaso baka maikli lang to. Ayan sa kanya na, baka more than 300 meters to. Ilang meters kaya itong ano? Ayan, isa-search natin. Pero wala pa sigurong 300 meters to kung ganun. Pero kung 300 meters to, solid. Hindi na, kain na tayo dyan. Ha? Doon tayo sa kabila. Guys, susubukan na namin mag music share. Ayan, may music share kami. Naririnig ko na agad eh. I-demo natin kung paano. Papatayin ko muna tong freed cone ko. Ayan, so pag nakapatay na yung freed cone ko, gagawin ni Gerald, ano muna? Kukonek sa Bluetooth to. Yung sa akin, then kukonek yung freed cone na to sa dito cellphone. sa Bluetooth ng cellphone. Tapos pag okay na, papatugtog ka. Pag okay na, papatugtog ka. Post mo. Ipo-post mo gamit tong gitna, ipe-press mo isa. Twice na button. Tapos twice pindot sa power button. Yan, twice pindot sa power button. Tapos ayan, may sounds na. Kamali pala ang pindot kanina. Lakas mo nga. Ayan. Parang mahina sa akin. Malakas sa'yo? Oo, ayan. Ito? Pag na ganito, lakas. Ito na. Ayan. Tapos pag kukonek ulit, sir, pindutin mo itong power ng one. Kahit sino sa atin? Okay na. So, pwede tayo magpatugtog. Tapos pagkakausapin kita, pipindutin ko lang ulit. Pero yun nga, okay yung feature na yun. Yun na nga guys, ganun mag music sharing. Tara, patugtog muna tayo. Alam ko naman na kung paano kita. Isang pindot lang sa power, di ba? So ulitin ko lang guys, itong Freedcon KY Pro is good for 6 intercom, 6 channels siya. Tapos, syempre, kung dalawa lang kayo, ang pwedeng gap daw is 300 meters. Pero syempre, kung anim kayo, kaya yan hanggang 1 kilometro. Fairness, solid yung sounds. Pag ito yung tugtugan, sarap mag-money. Money tayo, aya ma'am. Saka mas gagana ako mag-ride pag may music. Ang dali lang i-install nitong Freedcon KY Pro. Shoutout! Maraming salamat sa Freedcon Intercom Philippines. So yun na nga guys, dito ko natatapusin ang ating performance review ng ating bagong intercom. And again guys, Freedcon KY Pro sa mga nagahanap, available yan sa Motobin. Tapos syempre, available na rin yan sa Jawo Motoshop. Tapos follow nyo yung page ng Freedcon dahil doon nyo makikita kung saan pa may nagki-cater ng Freedcon malapit sa inyong lugar. Yan, available din yan sa Facebook. Yan, pwede kayo mag-order sa Freedcon page. Alam ko meron din silang shop sa Shopee. Yan, Shopee Lazada, alam ko meron din sila. Tapos mag-ingat kayo sa mga nagbebenta ng fake. Yan, kasi may mga nagbebenta ng Freedcon na hindi naka-register sa Freedcon mismo. Hindi sila official distributor. So, we'll check nyo muna kasi pag bumili kayo ng Freedcon, dapat meron kayong Freedcon shirt. Shoutout, Freedcon again. So, yun nga, maraming salamat sa panonood. So, di natin maano kung gaano ba tatagal ang battery ng Freedcon kasi alam ko naman maghintay na yun ng 20 hours. Siguro pag nag-endurance ride tayo, pag nag-long ride tayo,
Yan, subukan natin kung gano'ng nga ba katagal ang itatagal ng Freedcom KY Pro. So yun na guys, again, this is Sir Marisa, lagi nagpapaalala, ride safe palagi at iwasan maging kamote sa daan. Paalam guys!